paano mag-repair ng chalky na paint or loose paint? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Ano naman ang mga causes kung bakit nagkakaroon ng mga loose paint or chalky na paints, no? So, isa sa mga reasons is that nagkakaroon ng alkali attack. So, ibig sabihin, mataas pa yung alkalinity ng konkreto ay nag-apply na tayo ng pintura. Ayan. So, ang nangyayari dito is that yung alkali, yung high alkalinity nito, sinisira niyo yung paint mo. Alright. So, sabihin natin, mga in-apply mo dyan before 28 days, 20 days pa lang, or dahil nagmamadali ka, 22 days. So, possible hindi yan kaagad mapapansin. Pero kung bago yan, mapapansin mo talaga dahil hindi kakapit yung paint. Pero kung medyo hinaba mo ng konti, 20 days, 23 days, so hindi mo mapansin na madi-deteriorate yun. So matatanggal, magiging flaking, magkakaroon ng loose paint, or magkakaroon ng chalky na paint. Ayan. Possible yung pintura natin ay hindi maganda yung alkali resistance, kaya nagkakaroon ng problema din sa paint, kaya nagkakaroon ng loose paint, kaya natatanggal, or nagiging chalky. Ano pa ba ibang reason? High PVC content. So, ibig sabihin ng high PVC content is that mataas yung pigment volume concentration. Meaning, konti ang binder, in layman's term, binder, yan yung liquid. Kumbaga, parang glue, yan yung glue mo. Tapos, ang daming additive, may filler. So, yung mga filler mo, yung mga pamparami para magkaroon ng katawan, and then, konti lang yung glue mo, konti lang yung binder mo. So, kung konti lang yung binder mo, marami kang mga filler, obviously, magpupulbos yung paint mo. Isang reason yan. And then, ano pa bang ibang reason? Possible din na pinag-applyan natin ng pintura ay tabi ng dagat. So, maraming salts. And then, dito, nagkakaroon ng chloride attack. So, meron din, possible, yung binder mo, hindi masyado maganda. When I talk about binder, ito yung emulsion na nandun sa paint, no? Ito yung parang glue. Alright? And then, possible hindi maganda yung binder mo, after a couple of years, ay nag-deteriorate. So, nagkakaroon ng chalky or nagkakaroon ng loose. Kaya siya nagiging chalky kasi nasisira na yung binder mo. Yung pandikit mo, nasisira na. Yung mga naiwan na lang dyan, possible mga calcium carbonate, yun na lang naiwan doon sa pintura mo. Para sa mga loose paint, well, ang recommendation namin is that tanggalin mo muna yung loose paint. After mo matanggal yung loose paint, then, tsaka mo applyan ng Tofil 826. And then, bago mo repair, using putty master, kasi syempre may mga imperfections para maging makinis, and then you can apply tap coat already. With regards naman sa chalky na paint, pinaka solution na gagawin nyo is using a paint stripper. Tama? Even sa loose paint. And alam ko, matrabaho pa din yun. Although, iniisip nyo ngayon, may solution naman, pwede nyo paint stripper. Pwede sa pwede, no? But matrabaho, time consuming, and most of all, ginagamit natin na paint stripper, which is methylene chloride, is already a bad substance, no? It can cause cancer. We do not recommend talaga using a paint stripper anymore kasi it's harmful to your health. Lalo na sa pintor natin, yung mga direct exposure, hindi namin siya na-recommend. So, probably ang pinakatanong nyo ngayon, kung hindi rin pwede si paint stripper or may problema si chalky skim coat, ano ba yung tamang solusyon natin ngayon? Dito sa Build Right, ang recommendation pa namin is using Build Right to Fill 806. Okay, so ano ba ang Build Right to Fill 806? Basically, it is a binder for chalky skim coat or chalky na paint. Ano ba ginagawa niya? Ayan, yun muna. In a layman's term, ang ginagawa nila, this is a film forming na binder. Itong film forming na binder is readily absorbed by the skim coat or ng chalky paint. So, anong nangyayari dito, once na-absorb to ng skim coat, nagkakaroon siya ng film. So, yung sa skim coat mismo, yung loose particles mo doon or yung chalky particles mo doon, pagsasama-sama niya ulit. So, na-absorb siya, pagsasama-sama niya ulit, at the same time, magkakaroon siya ng isang film. Same thing with sa loose paint mo. Alright, so, ano bang kagandahan nun pag nagkaroon siya ng film? Well, ang maganda dito sa advantage na to is that yung film na to, kasi possible, kaya ka nagkaroon ng chalky na skin coat or chalky na paint, is that possible may alkali attack, chloride attack, or probably dahil lang sa UV. Probably dahil hindi lang maganda yung binder na ginagamit natin. Dahil sa environment, or pwede rin sa mixing procedure. So, ang additional na advantage mo lang dito is that, dahil film forming siya, once na nasa labas ka, or malapit ka sa dagat, hindi niya masisira yung binder mo. So, medyo naintindihan niyo ako, no? Yung binder, ibig sabihin, pandikit, di ba? Ayan. So, at the same time, meron siyang magandang water resistance din. Kukwari, umulan sa labas, so hindi siya basa-basa papasukan dahil it's also film forming. At the same time, ito pinakagusto nyo to, sigurado. After mo ma-apply ito sa chalky na skim coat,
pwede mo na agad pinturahan ng top coat. Na kailangan gumamit ng primer, hindi mo na kailangan gumamit ng flat latex, pwede ka na magdiretso ng top coat. Papakita ko din sa inyo, no, isang sample ng chalky na paint. So, ayan, medyo chalky yung paint, and at the same time, it's already loose. So, ang gagawin natin methodology dito is that scrape off muna natin yung mga loose, and then we will apply build right to fill 806 ng two coats. And then obviously, mapapansin nyo na meron tayong imperfections kasi dahil nga sa mga natanggal na loose paint. So we're going to use build right putty master to repair this. So nakikita nyo na yung repair. After nun, pwede natin mag-top coat. So maganda rito, no need to use a primer of flat latex. Diretso na tayo sa top coat. Hopefully, mas naliwanagan na kayo dito sa explanation ko. Pero, para mas lalo ninyo maintindihan ito, we prepared videos para sa inyo. Paano mag-repair ng chalky na paint or ng loose paint? Panoorin natin to. Ayan ha, I hope nakatulong kami sa inyo para mapaliwanagan kayo kung ano ibang paraan para mag-repair ng chalky na paint. I'm sure mapapamura kayo sa pagre-repair nito. So again, kung meron kayong mga tanong, feel free to drop us your comments doon sa Facebook and YouTube page namin, or feel free to directly message us doon sa Facebook Messenger namin. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado